Papunta ako ngayon sa supermarket. Bibili ako ng panghanda. Ay very challenging para sa ating lahat. Ngunit kung ngayon ay nagdiriwang tayo ng Pasko, isa lang ang ibig sabihin nito. Nalampasan natin ang lahat ng pagsubok na dumaan sa ating buhay ngayong 2020. At marapat lamang na ipagpasalamat natin ito sa ating Panginoon. Patunay lamang na patuloy ang ating Panginoon sa pagtupad sa kanyang pangako nang isilang si Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos at kailanman ay hindi niya tayo pinabayaan. Yan. Eto pa baba. Cheese. Bigyan ng sauce. Wap. Today is Christmas time. Christmas day. Christmas day. 2020. Merry Christmas. Ang taong 2020 ay patapos na. Hindi na natin ito mapipigilan. Ngunit dapat tayong magalak sapagkat kapag may natapos, may magsisimula. Kaya nga sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, nawa ay makita natin ang bagong pag-asang hatid ng muling pagsilang ng ating Panginoong Hesus. At ang pag-asang ito ay baunin natin sa darating na bagong taon. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Merry Christmas! Merry Christmas! We're going to church. We have a Christmas gift book for you. The title of the book is Beautiful Hope, Finding Hope Every Day in a Broken World. This is the exact book that we all need at this difficult time. So please take one for family after Mass. On behalf of Brother Michael, Deacon Randy, Deacon Anthony, and all the parish staff, I wish you and your family a happy and holy Christmas. Thank you for your support throughout the year. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and Holy Spirit. Go and announce the gospel of the Lord. Kaming Christmas gift from church. Merry
beautiful hope, finding hope every day in a broken world.